Pray one more time. Father in heaven, forgive us from our sins, be merciful to us. Please send Holy Spirit, Lord, to lead me and guide me, especially and my friends who are listening, that we might learn from your word. In Jesus' name we pray, amen. Okay, our topic that was requested this afternoon, tonight, is about stress. Marami na daw na i-stress, mga kapatid. Smile nga kayo dyan. Yan, smile kayo dyan. Yan. Saan yung mga nakatago dyan? Kailangan natin mag-smile. Kasi ang smile po ay nakakatanggal ng stress. O, di ba? So, ano ang mga, I found I was stressed many times in my life. And some of my friends were also stressed. And I tried to see what in the Bible, sometimes the stress is too much. You cannot find a solution. Sometimes naguguluhan yung ating mga isip, parang mabubuang na tayo, parang sasabog na yung ating mundo, parang magkakahiwa-hiwalay na yung mga brain cells natin. Di ba minsan parang ganyan? So tiningnan ko sa Bible and Spirit of Prophecy kung ano yung mga solusyon sa stress. Ayan. So if you are feeling down or feeling hopeless or depressed or stressed or yung mga kamag-anak nun na mga feeling, ano yung nasa Bible? Actually, I found this in the book from Dr. Neil Nedley and from Wimar and from yan, how to also, they have a book about how to increase your mental efficiency and deal with these different kinds of emotions. So, ano yung nakasulat sa Bible and Spirit of Prophecy? Number one, na nakita ko, ito po mga kapatid, huwag daw natin isipin ang ating sarili. Oh, sabi dito sa Ellen White, as soon as one begins to contemplate his feelings, he is on dangerous ground. If he feels joyous, he is confident that he is in a favorable condition. But when change comes, it will be, forcing circumstances will be so arranged that feelings of depression will make the heart sad. And he will be naturally led to doubt that God has accepted him. It is not wisdom. Ayan, kita nyo yan? Tignan nyo yan dyan sa taas ko. It is not wisdom to look at the emotions and to try to test our spirituality by your feelings. Yan, kita nyo yan, no? Tinuturo ko pa yan, no? Do not study yourself. Huwag daw puro sarili ang iniisip, mga kapatid. Kaya pala nalidepress. Actually, sabi nila dun sa hospital ng mga depressed, pag tinanong mo, lahat ng pinag-uusapan ng tao na depressed, 5 times mas maraming sarili yung sinasabi nila. Ako ganto, puro ako. Pero yung mga hindi depressed, ibang pinag-uusapan kung ano-anong outside of themselves. So, huwag natin isipin yung sarili natin because Ellen G. White herself says that there is nothing in us that can be is not depressing. Okay, you can also watch good movie. Oh, may dalawa akong good movie na nilista dito. Yan, mga ano yan. Siyempre, hindi ako magre-recommend ng walang awards. Oh, may awards yan. Maraming papanoorin. Ang panoorin mo na lang yung may awards. Ito siyempre, maganda rin yan. It's a verbatim script from the Gospel of John. Number two, decide to be happy. Decision pala ang maging masaya. Sabi nung aking kaibigan na anak ng judge dun sa Rwanda, I decide to be happy. Sabi ko, I are always happy. I decide to be happy. Yung pala sa Proverbs 23:7 nakasulat, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung anong iniisip mong gusto mong gawin, ganun mangyayari sa'yo. Pag sinabi mo, I'm going to fail. Ah, yun yung mangyayari sa'yo. I'm going to succeed. I might fail, but I'm going to succeed if I try and try and try. And number 2.2, sabi ni Ellen White sa Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 492, paragraph 4. Siya daw mismo, si Ellen White mismo pala, ay nadidepress din. I am sometimes greatly perplexed what to do, but I will not be depressed. Ayaw niya maging depressed. I am determined to bring all the sunshine into my life that I possibly can. Oh, pwede pala itong decidean. Ay, marami daw siyang problema. Pwedeng maging sad sa heart.
Pero sabi niya, pag may nakarinig ng mga discouraging words, mas lalo silang madi-discourage. So, ayaw niyang magsalita ng discourage. Ayan, number three, smile. Let's try na natin to kanina. Pag nag-smile lang isa, actually sinubukan ko yan nung college ako. Giningitian ko lang lahat ang nakakasalubong ko. Siyempre, mapipilitan din silang umiti. Kahit na wala naman akong ini-smilean o iniisip. Basta lang silang sumasaya. Kasi nahihiyan naman silang, hindi silang mag-i-smile pabalik. O di, at least nag-smile din sila. Number three, worrying is sin. Philippians 4, 6, and 7. Sabi niyan, sa taas, do not worry about anything. Pag sinabing do not sa Bible, ano yan? Commandment yan. Do not kill. O, commandment yan. Do not steal. Itong do not worry, commandment din yan. Instead, pray about everything. O, may problema ba? I-pray yan. Minsan, nagtitisis yung mga estudyante ko, sir, yung advisor namin, ganito, yung ganun. Sabi ko, nanalangin na ba kayo? Hindi pa. Sabi ko, manalangin muna kayo. Don't worry. Even if you don't understand your teacher, there is a God in heaven. Okay. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Wow, advance. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds and you as you live in Christ Jesus. Okay, number five, help someone. Pag hindi mo masolve yung iyong project, tumulong ka na lang sa iba na kayong masolve. Kasi kung hindi mo masolve yung project mo, anong magagawa mo? Malulungkot ka lang. Pag sinolve mo yung project ng iba, matutuwa ka kasi may nagawa ka, di ba? Tapos malalaman mo, nasolve na pala yung ibang project. Yung project mo pala, tutulungan ka rin ng iba. So, it's very nice to help other people. If you cannot solve your problem, why do you worry? Kasi hindi mo na nga masolve, mag-worry ka pa. E di na doble, hindi mo na nga nasolve, nag-worry ka pa. E kung hindi mo masasolve, huwag ka na mag-worry kasi hindi mo rin naman masasolve, di ba? Ba't mo ba gumori? Kung masolve mo, mabuti. Kung hindi mo masolve, di mabuti. Huwag ka na mag-worry kasi sabi sa Bible, do not worry. Number two, just do good. Just do some good in this life. Minsan, sabi ko, wala namang kwenta itong buhay na to. Hanap na lang akong mabuting gagawin. Di ba? Ano pang gagawin natin? Eh, buhay pa tayo. Di humanap lang tayo ng mabuting gagawin. Di humanap ako ng mga taong mas mahirap sa akin, yung walang pagkain. Hinanap ko dun sa lansangan. Binigyan ko sila ng tinapay. Eh, di natuwa pa ako. Nakatulong pa ako. Nakalimutan ko na yung aking mga problema at sinolve ng Diyos yung aking mga problema. Diba? Cast your cares upon me and I, ano, exchange daw ng burden, sabi ng Diyos. Help other people with their problems. It is more blessed to give than to receive. Oh, Acts 20:35. Minsan iniisip natin, ubos ang pera ko. Oh, pero hindi kasi tayo nagbibigay ng pera sa iba. It will distract your self-centeredness. Oh, di ba sabi ni Ellen White, pag nag-isip ka na tungkol sa sarili natin, nadidistress tayo. Pag tumutulong tayo sa iba, ang nakikita natin, yung problema nila, mas marami palang mga problema. Ako namumroblema ako sa thesis ko. Yun pala, may tao dun, walang damit at saka walang pagkain. Di ba? Hindi pa nakakaligo. Oh, at least ako nakakaligo ako. Kahit na yung sabon ko, yung mga ginagamit, yung hindi na gusto gamitin ng ibang tao. Kasi ang liliit na. O, di ba? Pag wala na tayong perang pangbili ng sabon. Number six, don't do things that will worsen your state. Minsan, pag tayo nadidepress, gusto natin patayin yung ating kaibigan. Naku, makulong ka kapatid. Dun sa kulungan, masikip dun. Hindi ka makahiga kasi sobrang daming tao. Tapos lahat nakahubad at saka mabaho. Yan. Pag dahil sa frustration mo, napalala tuloy yung iyong kalagayan. So you should count the cost. What gusto mong magpakamatay, number two. Pero kaya lang, nakasulat sa Bible, thou shalt not kill. So hindi ka pwede magpakamatay kasi you are killing yourself. Number three, atheism. Ah, nung ako'y college, ayaw ng Diyos sagutin yung panalangin ko. Dinilit ko ang Diyos sa utak ko. Nagi akong atheist ng 2 linggo. Pero nandun pa rin ang Diyos. Hindi, sa utak ko lang dinilit ko. Alam niyo nangyayari sa mga society na dinidilit nila ang Diyos sa kanilang utak.
Yung katulad ng North Korea, Somalia, Afghanistan, subukan niyo pumunta doon. Ang pangit-pangit doon, lahat kanya-kanya kung ano lang maisip, palakasan lang ng baril. So, hindi maganda yung i-delete ang Diyos sa utak natin. Kahit na i-delete natin, nandyan pa rin ang Diyos. Wala tayong magagawa. Pag namatay ba tayo, kaya ba natin buhayin ang sarili natin? Di ba? Meron bang ibang religion na buhay ang kanilang hero? Wala. So, kahit hindi natin maintindihan, wala tayong ibang choice. Wala tayong no choice. Okay. Ang Diyos talaga nandyan. Mabuti na lang maraming ni-remind ako ng Diyos ng napakaraming mga miracle na ginawa niya sa aking buhay. Sabi ko nga, nung laglag ako sa bed, galing nung 3 months old ako, nalaglag ako galing sa sa double deck, papunta dun sa floor. Kasi natulog ako kasi yung mother ko, iniwan ako sa Sampaguita guest room. Nung 3 months old ako, nagbisita sila dito. Kasama niya mga friends niya. Pagbalik niya, nandun na ako sa floor. Iniwan niya ako dun sa taas ng ano, ng double deck. Tapos nilagyan niya ng malaking unan para hindi ako malalaglag. Pagbalik niya sa room, nandun na ako sa floor, nandun ako sa ibabaw ng unan. Ang sarap ng tulog ko. Oh. So paano nangyari 'yon? Siguro sinipa ko yung ano, yung unan, nalaglag dun. Tapos ano? Tapos saka ako lumundag. Na naginip siguro ako, nag-dive ako. Tapos lumanding ako ng napakaganda sakto sa ibabaw ng unan. O, di ba? Maniniwala ba ako na paano ako dinilit ang Diyos sa utak ko? Tapos nung naalala ko yun, sabi ko, oo nga, paano mangyari yun? Siguro nga may Diyos talaga. Nagagalit lang ako kaya dinilit ko sa utak ko. Okay, anyway, kwento ko lang yun. Number 7, die daily. Kung gusto nyong magpakamatay, ito yung biblical way na magpapakamatay. 1 Corinthians 15:31. Meron pastor kasi na nagkukwento sa sermon. Sabi niya, sabi ng tatay niya, "Son, samahan mo ako sa ano, sa libingan dun sa sementeryo. Sipain mo yung ano, yung lolo mo, yung ano tawag dun? Anong tawag dun sa kabaong mo ano? Anong Tagalog dun? Yung grave, sipain mo yan. Anong sabi ng lolo mo?" Wala. Sipain mo nang sipain. O, anong sabi? Wala. Yan. Ang ibig sabihin yan, yung mga patay, hindi nasasaktan. Kaya para hindi ka masaktan, magkunwari ka na lang napatay ka na. O, di ba? Minsan sinasaktan ka ng mga tao. Kaya sabi dito, 1 Corinthians 15:31, "I die daily." Kaya yung mga Kristiyano, yung mga martir, kahit na pinipersecute sila, hindi sila nasasaktan kasi they are dead in themselves. Kaya naman tayo nasasaktan dahil sa pride. Naku, nasaktan ako. Pero kung wala tayong pride, matagal na akong patay sana. Kaya lang ininsulto ako, okay lang yun kasi at least buhay pa ako ngayon. O diba? Wala lang sa'yo yung insulto. Nanakawan ka ng cellphone, at least ano, buhay pa rin ako. O diba? Kasi yung patay ba pag ninanakawan ng cellphone, nasasaktan? Hindi, wala siyang pakialam, diba? So yan. "I protest by rejoicing which I have in Christ Jesus. I die daily." 1 Corinthians 15:31. Yan. Number 3, "Old man is crucified with him." O, napako sa krus. Namatay din yun. "The sin might be destroyed. We should not serve sin." Ito pa. Galatians 2:20. "I am crucified with Christ." O, kahit na tayo namatay na, nagpakamatay sa krus. Namatay sa krus. Pero buhay pa rin tayo. O, naglalaro ba kayo noon? Napapanood ko yung mga kaibigan ko dati. Naglalaro ng Counter-Strike. Diba? Tapos pag tinamaan ka, nakaganon ka na lang, nakikita mo yung ano, yung mga tao sa ibabaw nagbabarilan pa sila. Parang ganun ang patay. Sa Counter-Strike ha, pero sa totoong buhay wala kang malay. Kaya pag pinatay mo ang sarili mo, hindi mo makikita 'yun. Pero pag nagpatay-patayan ka lang, kunyari patay ka pero buhay ka, 'yan ang mangyayari. You are dead in Christ. You are dead to sin, but you still live in Christ. Ayan. So, wag quit living your life. Wag nang magsasarili. Live Jesus' life instead. Number 8, do something. Yung walang ginagawa, ang naiisip nun, sarili at sarili na lang. Tapos mapiprustrate sila dahil ano kung anong sarili naisip. Pero pag maraming ginagawa, yan. Eh, ma-occupy yung mind. It is the idle mind that is Satan's workshop. Ayan. Kaya, anong gagawin natin pag may ano problema? Wala na lang klase?
Hindi pwede. Pag wala na lang klase, mas lalong madidepress yung mga estudyante kasi walang ginagawa. Diba? So, number nine, overcoming emotional instability. Yan, lahat tayo may problema sa utak. Lahat tayo nagmana kay Adan and Eve na may mga problema sa utak. Sabi dito, you belong to a family who possess minds not well balanced, gloomy, and depressed, affected by surroundings and susceptible to influences. Unless you cultivate a cheerful, happy, grateful frame of mind. Oh, thank you. Satan will eventually lead you captive at his will. You can be a help, a strength to the church where you reside if you obey the instructions of the Lord and not move by feeling, but be controlled by principle. So feeling, mga kapatid, hindi principle daw. Never allow censure to escape from your lips, for it is like desolating hail to those around you. Let cheerful, happy, loving words fall from your lips. Yan, Testimonies of the Church, chapter volume 1, 704. Also in mind, character, and personality. Pag nasaktan ba tayo dahil ininsulto tayo ng ibang tao, anong ating pwedeng maging attitude dun sa pangyayaring yun, sa sinabi? Sabi dito ni Ellen White sa Medical Missionary, page 490, letter 228, 1903, at 2MCP 9490.1. Huwag daw natin pakinggan. Listen not to the suggestions that he puts into the mouth. Sinong he? Si Satanas. Si Satanas palang naglalagay ng mga insulto dun sa mga kaibigan natin. Pag iniinsulto tayo ng mga ibang tao, si Satanas palang naglalagay nun. Actually, sabi sa Bible, we wrestle not with flesh and blood, but with powers, with principalities, with powers in high places. So, ang kalaban natin, si Satanas. Sino naglagay ng salita na masakit dun sa mga ibang tao? Si Satanas yun. Kaya, iganyan nyo lang yung, ano, yung mga kaibigan nyo, ginamit lang yan ni Satanas. Okay lang yan. I forgive him, but I interpret it in the great controversy theme na gusto akong i-put down ni Satanas. Listen not to the suggestions that Satan puts into the mouths of men and women. You have a victory to win. You have nobility of character to gain. But this you cannot gain while you are depressed and discouraged by failure. Break the bonds which Satan has bound you. There is no need for you to be his slave. You are my friends, Christ said, if you do whatsoever I command you. Sumunod lang tayo kay Jesus Christ and we are his friends. Ayan, sa mga hindi mapakali, sabing wag lalabas, labas ng labas. Ayan po. You should labor with care and observe periods of rest. Ayan. If you would be quiet yourself when this is restless, nervous condition and rest, calmly wait on God. Ayan. So wag tayo masyadong restless. You pray, you wait for God's answer, and have peace. Okay, number 12. Mahilig tayong humanap ng negative. You cannot cure it. Then, if you cannot cure it, then talk of something better, higher and more noble. Yan, kung pinoproblema mo yung mga kasalanan ng iba, mga problema ng iba, hindi mo naman masolve. Ba't mo pa po problemahin? Di ba? So, if we have a mind to dwell on the disagreeable things of life, we will not have any hope. But if we want to dwell on the cheery scenes of heaven, wow, our light affliction. Alam niyo yung affliction light daw? Alam niyo si Paul kung ano-ano problema niya? Sabi niya, light lang daw yun. Bakit light lang daw yung problema ni Paul? Kasi, kung i-compare sa more exceeding and eternal weight of glory. Oh, wala kang pera? No problem. Sa langit, gold ang aking bahay, ang street. Oh, di ba? No problem. Kasi kahit anong persecution o pagsubok ang mangyari ngayon, no, maliit na maliit lang yan kung i-compare sa, sabi dyan, which is but for a moment. Ngayon lang yan. But in heaven, more exceeding eternal weight of glory.
Huwag tingin lang tingin sa dark clouds. Yan. If I should look at dark clouds, the troubles and perplexities that come to me in my work, I should have nothing. Pag puro negative ang tinitingnan natin, wala na tayong magagawa kundi tumingin ng negative. Kasi puno ang ng negative yung mundo. So, ba't mo patitingnan yan? Ay, nandiyan na nga yan, di ba? So, yan po. So, yan. Don't let Satan win. Don't, ito, mahalaga rin ito. Don't go to others with your trials and temptations. God alone can help you. Minsan, kaya tayo napaparami. Imbis na may problema tayong isa lang, dumadami yung problema kasi yung advice ng ating kaibigan ay may problema rin. Sabi pala dito, let God be our only confidant. Yan, saan ko ba nabasa yun? Naalala ko lang. Dun tayo, I don't know what to this about this. I do not feel happy. I am not sure. Okay. That we have the truth. You will not do this for you will have an anchor in the soul. Okay. So, we talk discouragement and gloom. Ayan. Pag puro discouragement and gloom ang pinag-uusapan natin, natutokso rin ito. Satan listens with fiendish joy because it pleases him to know that he has brought you into bandage. Huwag na natin pag-usapan yung mga negative kasi gawa-gawa para ni Satanas yun. Feeling niya sumisikat siya pag pinag-uusapan natin yung mga problema natin. Satan cannot read our thoughts. Okay. Not all prayers are answered. Paano pag nananalangin tayo? Lord, please do this for me. Do this for me. Tapos hindi sinasagot ng Diyos. May example yan sa Bible. 2 Corinthians 12. Si Paul, nananalangin siyang matanggal yung kanyang tinik sa flesh. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko yan tatanggalin. Kasi pag tinanggal ko yan, you will be exalted above measure. Kasi ang dami-dami nang pinakita ko sa iyo sa dreams and visions at saka sa revelations. Pag tinanggal ko pa yan, baka hindi ka na maligtas dahil marami ka nang nalalaman. Therefore, tinatanggap na ni Pablo, meron pala akong thorn in the flesh para hindi ako yumabang. Yan. Nanalangin siya 3 times na matanggal yung kanyang problema. Pero hindi tinanggal ng Diyos ang kanyang problema, kundi ang sinabi po ay, matuwa ka na, maliligtas ka. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, sabi ni Paul, I will most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities. I take pleasure in my infirmities. Pleasure pala ang mga problema. In reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake. Yan. For when I am weak, then I am strong. So, ang mga problema ay actually pleasure yan kung ginagawa natin para sa Diyos. Anyway, ito ang pinakamatindi mga kapatid. Kung mahirap, kung if you think you have big problems, nakapako na ba yung kamay mo sa krus? Hindi pa naman yata. Tinusok ka na ba ng spear sa iyong tagiliran? Hindi pa naman yata. Meron ka bang crown ng thorns sa iyong ulo? Hindi. Nakapako ka ba na nakahubad sa krus? Pinapasaan mo ba yung lahat ng, yan lahat ay ginawa ni Jesus para sa atin. And hindi ang mga kareklamo. Life is unfair. We are sinners but we don't suffer according to our sins. Instead, Jesus Christ suffers our sin, the weight of our sins. He was despised and afflicted of men. So isipin lang natin si Jesus Christ. Lahat ng dinadanas natin ay nararamdaman niya doon sa krus. Yan. Ngayon, ang tanong, paano tayo maka-overcome ng ating mga frustration and depression and worry? Sabi dito sa Bible and SOP, all power is promised to those who go forth in faith to proclaim the everlasting gospel. So God will give us power if we are doing His will. It was Jesus who gave these men grace, power, and fortitude. He is willing to do the same for everyone who would be a true missionary. Yan. Pag missionary tayo, no problem. Everything works for the good. Ito, di ba, nasa our light affliction is but for a moment, worketh for us
as a far more exceeding and eternal. Yung palang affliction, mga kapatid, para sa ating benefit pala yan. 2 Corinthians 4:17, our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding. So yung affliction, alam nyo kung bakit may quiz? Bakit may exam? Para kayo makagraduate. Makakagraduate ba kayo kung may quiz at may exam? Eh, mo ko nung klaseng graduation yun. Sige, pasaka na lang. Pasaka na lang. O, oh, di ba bumili na lang kayo ng ano dun sa Quiapo, ng diploma. Walang kwenta, di ba? Marami din gumagawa ng diploma sa may karyedo. Pero, sabi dito sa Bible, yung quiz natin sa buhay, yung pagsubok at saka exam natin sa buhay, yan pala ay para worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kaya pala magasarap mag-graduate kasi na, nag-exam ka, nakapasa ka. Masaya bang graduate pag, ano, pag hindi ka naman nahirapan. And we know that all, itong may nakamaganda, Romans 8:28, you all know this. And we know that all things work together for good. If everything works for good, di walang problema, di ba? May problema? No problem yan. Kasi lahat yan for good. Pero for to them who are called according to His purpose. Yan. So, yan lang. Hanapin lang natin ang purpose ng buhay natin sa Panginoon. And don't worry, because everything works for the good of those who love God and keep His commandments. Yan po. Anong gagawin sunod? Tapos na itong presentation ko.